What's up, Fred Family? Hey guys, what is up, Fred Fam? I'm your host, Armin, and welcome back to Amoy Piranha! So, for today's video, i-review ko para sa inyo etong hari ng 1980s. Okay? Siya yung hari. Siya yung parang lahat saludo sa kanya. Lahat saludo. Lahat ng mga fragrances until 2010 pababa. Or let's say 2012 pababa. Saludo sila dahil dito. Until now, saludo pa din sila dito. Okay? This is King Koros from the house of YSL. This is the vintage version. This is the first formulation that I have. This is Charles of Reeds version. Papakita ko sa B-roll para makita nyo. Okay? So, itong King Koros pala, hindi na ako magda-dive into sa sobrang dami na nakapag-review nitong scent na to. Hindi ko na siya, I will not dive it into more or mga history nito. No, hindi na ako magda-dive. I will just review it in a very short review lang. Okay? Ito yung klaseng scent na itong YSL, itong King Koros na maraming masyadong gumamit because of his animalic musky note. Because of animalic musky character. Because of his civet bomb. Lahat ng mga fragrances ng mga companies, they tried to parang anong tawag doon? They tried to parang copy. Or wag natin sabihin copy. Parang they tried to parang let's say anong tawag doon Alex, sa paggagaya, parang ano, interpretation ba yun? Yes. Parang they tried to interpretate this scent para may nandun pa din yung DNA ng Koros, hindi pa din nawawala until now sa mga designer line or let's say indie fragrances or let's say niche fragrances. May nandun pa din yung DNA niya, nandun pa din yung parang pagkaka yung soul niya. Nandun pa din, hindi nawawala eh. Minsan may maamoy ka ng mga fragrances, let's say from designer, or let's say indie, or niche, or let's say mga iba-ibang scent pa out there, okay? Mga higher-end niche fragrances. Makikita mo parang ginagamit nila yung mga animalic musky notes eh. Parang dito sila natuto eh. Dapat magpasalamat yung mga fragrances na dito kay King Koros. Iba si King Koros eh. Because of Pierre Bourdon. Imagine mo si Pierre Bourdon kinirate to from 1981. I don't know how did he make this. Kasi sa yung time na yun, lahat ng mga tao, 1980s time, yung tatay ko pa lang nun, lahat, open chest lahat eh. Open chest lahat. Mga tubo, mga dalawang butones, makikita mo, bukas na bukas eh. Those are the times na itong mga klaseng set, yung patok. Patok na patok talaga nun sa masa na yun. Talagang nababaliw sila sa mga ganong klaseng scent. That's why he created this scent. Sobrang panalo talaga eh. Ano ba masasabi ko? If you would wear this kind of scent until now, okay? Sa tingin ko may mga mata-turn heads. May mata-turn heads. Unless mag-try ka ng newer formulation, which, sasabihin ko yung totoo ah, which fucking really sucks, man. It sucks, man. Bakit ako bibili ng newer formulation ng Koros? Hindi ako bibili ng newer formulation. I suggest go buy or go find the vintage version. Either the Charles of Reeds, this is super rare, sobrang hirap hanapin nito. Or go get the Parfum Core edition, okay? Version. 'Yun yung hanapin nyo. Kasi sa when it comes to the dun sa pagkalakas sa dalawang formulation nito, okay? Wala, hindi sila nagkakataluhan sa lakas eh. Almost same lang sila eh. So parang nagkakaganto, makikita mo sa mga karerang kotse, parang may konting maharap, may konting naglalamangan, tapos yung sa likod medyo lumalamang din. So parang up and downs lang siya. Ganun yung pagkakalakas ng Charles of Reeds version and dun sa Parfum Core version, okay? And if you really love animalic scents, like animalic musk, open chest hair kind of version. What else? Medyo kinda leaning into soapy. Kinda leaning into
offensive. Gusto mong attention seeker, gusto mong malakasan, gusto mong kinda little bit with a touch of powdery notes, parang talcum powder, aldehydes. Yeah, go for this one. You should give it a try, or if you found it, try to treasure it. Okay? Try to treasure it. And wala akong masasabi sa projection longevity siyaj nito. Sobrang tagal nito. Sobrang tagal. Yung mga vintage ha, pero yung mga newer versions niya, I don't think so. I don't suggest it. So, yun lang masasabi ko about King Koros Eau de Toile, vintage version, first formulation. I am thankful to have this, pero it's not mine anymore. It's not mine anymore. Pero I have backup bottles pa. Yeah, I have backup bottles pa naman. So, that's it. Hopefully, you enjoyed this review, and makapaghanap kayo ng mga vintage version and try to treasure it, give it a try, and hopefully you will love it. Yeah. Till next time, Fragrance Family. So, next episode naman, it will be a different. Okay? So, stay tuned for my other reviews out there. Till next time, Fragrance Family. Be blessed and stay safe. Love y'all. Mm-hmm.